Nasukol ng Pideya Mountain Province ang 12 mga turistang ito sa ikinasang interdiction operation kahapon sa sitio Ampawilan sa Danga Mountain Province. Kinilala ang mga nahuli na sina Michael Angelo Navarro, Julio Cyril Balonso, Jolin Christian Balonso, Laika Joy Oprin, Renz Manuel Pereira, Reina Presa Perez, Albert Tuquero Lopez, Robin Mar Sarmiento, Pearl Tanedo, Ella May Jose Domingo, Charwin Haro Santiago at si Kennedy Aclau Mensa, pawang mga residente ng NCR. Aabot sa 8 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 940,000 pesos ang nakuha ng PIDEA mula sa kanilang sasakyan. Ito rin yung nagiging modus nila ngayon. Actually, matagal ng modus ito, Charles. Naging masigasig na lang tayo. Those exploiting the tourist area natin dyan sa Danga at Tinglayan, yan yung tinatawag nilang dark tourism. Ang purpose ng iba dyan, karamihan sa kanila, is actually to trade dangerous drugs, yung marijuana nga. 12 sila, Charles, underway pa naman yung investigation. Tinitignan natin mabuti kung yung iba sa mga nahuli dyan ay maaring wala silang kinalaman. Dagdag pa ng PIDEA, kasama sa mga iimbestigahan ang tour agency na nag-ayos ng biyahe ng mga nahuli. Mainit ding binabantayan ng PIDEA ang pagdagsa muli ng mga turista sa Baguio. Ito'y dahil sinasamantala ng ilan para sa pagpupuslit at paggamit din ng illegal na droga. Palagi naman namin sinasabi sa lahat ng aming reports sa mga government agencies, sa mga mayors and governors, na makikita mo na kapag may mga pagtitipon, may mga massing up, may mga meetings of people sa lugar, ito yung tinitake advantage din ng mga sindikato to peddle dangerous drugs. Nasampahan ang 12 ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.